Hi guys! Welcome back to my channel and this is my car and for today's video, iikutan natin ngayon ang The Green kung saan dito ako nakadestino dito sa Hong Kong. So guys, samahin nyo ako sa pag-iikot kasi hindi ko pa ito naiikot kasi lagi lang akong on work at hindi nag-holiday. So ngayon wala akong mahalagang pinuntahan kaya nagstay lang ako sa room, natulog, and at the same time, nagluto ng pansit at konting dessert para sa karawan ng aking partner. So, samahan nyo ako guys. Mukhang medyo hindi na ako sanay sa camera kasi matagal na rin ako hindi nakapag-upload. So ayan guys, ang ating residential bus. So pag resident ka, $7 yung babayaran mo. Pag dayo ka, $10. So ayan, every 20 minutes ang biyahe niya. So palabas yan. So very convenient pag dyan ka sumakay kasi hindi mo na kailangang pumunta sa highway para mag-antay ng bus na sasakyan. Kasi dito sa Hong Kong, hindi ka gaya sa Pinas na paparahin mo na lang lahat ng pwede mo masakyan, bus o jeep. Pero dito may bus lang talagang nakalaan kung saan ka sasakyan. So ito guys, ang ating clubhouse dito sa Dagong. Saan nga ba ako? Nasa Shumshu, Phantom Road, South New Territories, Hong Kong. So yeah, talagang puro puno, parang nasa Pilipinas ka lang. So yun yung palabas. Ayan guys, diba? Green na green, kaya The Green. Para sa subdivision na makikita mo talaga yung mga bahay pare-parehas. So kung nandun ka sa rooftop, para siyang maze, parang castle na paano ka makakalabas. So ayan guys, ang aking isang friend na taga-Cagayan, si Snita at ang kanyang napakalaking aso. Hindi ba siya nangangagat? Hindi ba siya nangingilala? Yan, si Snita taga-Tuao, Cagayan niya. Sabi na nga, sabi ko nga, gusto kong dibutin. Na-try mo nang dibutin to? Hindi ganun kalaki. So yan guys, so kung nakikita nyo siya, yung mga bahay, di ba, pare-parehas. According sa amo ko, ang rent nila dito sa bahay is 45,000 Hong Kong dollar per month. So ang alam ko, ang kontrata nila dito for rent is 2 years. So ayan, usually, yun po kung nasaan pa. So, dahil first time ko na umikot, so meron pala ditong lugar na kung saan, kung ayaw mong lumabas, pwede kang magstay dito. So, may maliit sila ditong playground.
yan. Gusto mong magmuni-muni, pwede ka dito. Maliit lang siya. Pero, kung dito ka mag-stay, pwede na rin. Kaysa umabas ka, kung nagtitipid ka. So, kagaya ko, talagang nagtitipid ako kasi marami akong dapat punahin na pagkagastusan. Diba, as in, kung hindi mo matatandaan yung bahay na tinitirahan, malilito ka. Kasi pare-parehas ang bahay dito. At saka, napansin ko dito, paramihan ng sasakyan. Tahimik yung lugar. So, yung mga nag-iingay lang dito, halos mga sasakyan. Ayan. Tsaka yung kalsada, guys. Pinabrush nila yan. Siguro mga once a month. Ito yung nililinis din. So, itong lugar na to, itong street na to, Maple Drive. So, yung sa amin is Palm Drive. O, diba? Dun sa dulo, parang bundok na siya. Tapos ang dami-dami ng puno. So, maganda yung place. Kung nature lover ka. Pero kung mahilig ka sa mga pasyalan, mga party-party, so maboboring ka kung dito. So ako talaga, mahilig talaga ako sa tahimik na lugar. Okay din sa akin itong lugar na to. May advantage din na nandito ako na malayo sa kabihas na kasi nakakatipid ako. Kasi pag nasa kabihas na ka, dito kasi sa Hong Kong, pagbaba mo, andyan ang MTR, andyan na yung mga bilihan. So kahit nagtitipid ka minsan, mainganyo kang gumastos kasi may nakikita kang bibili. Pero dito, wala siyang tindahan. Wala kang makikita. Kundi, puro bahay lang. So, kung food lover ka, pag lumabas ka, bibili ka ng food mo para sa stocks mo. So, ito pala yung mga street dito sa The Green. So, meron tayo 4 na street sa Ginkgo Drive, Holly Drive, Palm Drive, at Poplar Drive, at yung clubhouse din, XC. So, yun. Nandun kami sa Palm Drive. So, yun, guys. Halos lahat ng street, makikita mo talaga na pare-parehas yung bahay. Medyo madilim na kasi past 6 na tayo. So mamaya punta tayo dun sa malapit sa entrance kung saan na dun kami tumatambay, lalo na kung galing kami sa holiday tapos may nakita kami ng mga friends. Yun, dun na kami tumatambay kami at kwento-kwento. So
exercise, maglakad-lakad. Okay siya. Medyo hindi na rin ako nakakapag-upload ng vlog palagi. Usually 1 minute lang. Kasi ang totoo niyan, hindi po ako lumalabas. 2 times a month lang yung holiday ko. So minsan, mas pinipili ko na rin lang ang magpahinga, matulog, kasi okay naman na magstay sa room during my holiday, lalo na kung wala namang importanteng lakad. So yun yung ginagawa ko every holiday. At kung may time naman, talagang puro work lang ako. Kasi meron akong pinaglalaanan na sobrang importante na alam ko na makakatulong to. Hindi lang para sa sarili ko, kundi sa mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na para sa mga anak ko. At sa mga pangarap namin, syempre. At siguro pag dumating yung time na yon, eh magkakaroon na ako ng time para sa pag-vlog ko. Kasi aminado talaga ako na hindi ko talaga kapagtutunan ng pansin ang aking vlog, ang aking channel. So kaya yon, gumagawa ako ng paraan kahit 1 minute na nakapag-upload ako para hindi naman ako still monetize pa rin yung aking channel. So ayan guys, yung swimming pool nila inside. So medyo naharangan tayo ng halaman. Pakita ko sa inyo. Ayan guys. Malaki yung swimming pool nila. So, minsan, sumasama ako sa mga alaga ko. Kasi, tinuturuan sila ng swimming lessons. Pakita ko lang sa inyo. Yan po yung swimming pool dito sa clubhouse. Sarap dyan mag-swimming. Kaya lang, walang time. Sama-sama lang sa mga kids. So, inside the clubhouse, merong gym. So, di ko alam kung libre ba lahat ang nakatira dito or what. Kasi, alam ko may bayad din siya. Hello mga ka-epak! So, for today, holiday ako ngayon. So, anong ginawa ko? Dahil laging pagod, palaging naturing holiday. So, sa ngayon, wala akong importanteng lakad. Kaya, natulog lang ako. And then, ngayon, nandito ako ngayon sa lugar namin. So, naglibot-libot ako. So, sa aking partner, happy birthday! Wishing you all the best in life at sa lahat po ng mga bumati sa kanya. God bless po sa ating lahat. At nawa ay palagi tayong i-bless ni Lord sa lahat ng ating mga hangarin at pangarap sa buhay. So guys, thank you. So yan guys yung entrance ng The Green. So makikita nyo na nandun na yung highway kung saan dumaan yung truck. Yun. Dun po yung entrance. So hindi po tayo basa-basa makakapasok dito kung wala po tayong card or permission galing sa ating mga resident dito sa The Green. So, dito naman yung The Pet Club. So, dito kami tumatambay kapag holiday.
So ayan. Ito lang yung pinaka tindahan kung gusto mong tumambay, kung gusto mong kumain. So ayan, may mga choices. Makikita nyo kung ano yung gusto nyo. So, kailangan may octopus ka para makabili ka kung anong gusto mo. So, let's say for example, gusto mo ng chips or Coca-Cola. So, ito yung octopus. Oh, yan. Yan, yan. So, try natin. Bili tayo ng Coke. $8. Then, itatap mo yung octopus. Then, lalabas na yung Coke. Yan na guys! Ang bilis lang, di ba? So, yun lang guys, and I hope na nag-enjoy kayo sa pag-iikot at paglilibot natin dito sa The Greens, sa aking workplace dito sa Hong Kong. So, ganyan lang, kasimple ang buhay. Hindi ako kasi yung taong palapas yan. So, pag may importante lang, nalaka rin, saka ako lumalabas, usually talaga, dito lang ako sa lugar namin, sa bahay ng amo ko, natutulog or iikot. So first time kong ikutan itong lugar na ito. So okay siya. Kung mag-exercise ka araw-araw, okay din siya kasi hindi ganoon kadami yung sasakyan dahil private resident nga ito. So guys, I hope na hindi kayo magsasawa na manood ng aking mga uploaded videos. So, humingi ako ng pasensya sa mga subscribers ko kasi talagang hindi na ako nakakapag-upload palagi. So, only 1 minute lagi yung mga videos ko. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. And click the bell button on na rin for more updates ng mga videos na i-upload ko. So, thank you guys! God bless! And enjoy your day! Smile palagi!